준비완도 방 차이나던 낭만이라. 라하트 내가 는 클래스는 리고쇼 난 디토나. 마시팍 아마가 타워 디토 여긴 비상 라하트. 샤시나미 제니 엄마 바잇 at maganda kong nanay. Sobrang sarap niyang makiluto. At sa araw na ito, mas pinasarap niya ang mga pagkain. Ito naman ang kali ng San Nicolas. Dito na ako lumaki at nagkaisip. Kabisado kong pasikot-ikot ng mga kali dito. Birthday ko ngayon! Maraming makikiparty! At siya si Lalamor! Mukhang siga, no? Pero siya ang pinakamabait na lola sa buong mundo! Ting birthday ko! Isa lang naman ang wish ko eh! Na sana dumating isang taong gustong-gusto kong makita sa party ko. Pero taon-taon din siyang hindi dumarating. Anak, masaya ka ba sa birthday mo? Opo, thank you po sa party. Masarap po yung handa. Pero Nay, sa susunod ko pong birthday, huwag na po kayo bibili ng cake. Bakit? Kasi para hindi na po ako mag-wish doon. Kasi hindi naman po nagkakatotoo. Tama naman yung bata. Ako, eh sino ba nagpauso ng mga wish-wish sa birthday? Yung cake naman, hindi naman yung Diyos. Nanay naman, napaka-cagey. Pero alam mo, anak, ngayon siguro hindi matutupad yung wish mo. Pero sa tamang panahon, matutupad din siya. Ano ba yung wish mo? Ang papa ko po, na sana dumating na siya dito para makilala ko na po siya. Jenny, harap pa ka ng bata malaman. Ano nga? Nakaloka ka. Sandali lang, Nay. Tabi-tabi. Jenny, alika na! Anak, siya ang papa mo. Papa mo. Papa! 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 Kailan po siya namatay? Bakit po siya namatay? Oh, sige. Huwag ka na malungkot, ha? Kukwento ko sa iyo lahat ng nangyari. Bakit ngayon po? Eh, kasi nung isang taon, hindi ko po naman nakakaintindi. O ngayon, 5 years old ka na, may iintindihan mo na lahat ng totoo, ha? Once upon a time, may isang very beautiful, kind, lovable, religious, nice, sweet, gorgeous, and generous Pinay na sumubok ng kanyang swerte sa Guangzhou, China. At ako yon, si Zenny Dimagiba. Naging English teacher ako sa China. A for apple. B for banana. C for banana. C for carrot. C for carrot. Wait! Pushawomaita!
teacher. Yes, I'm a teacher. A for apple. Apple? Isyo po ito eh. Teacher, A for apple. Chancy. Ibig sabihin, teacher daw ako at turuan ko daw siya ng English, kapalit ng noodles at siopaw. Siya si Chancy, pure Chinese, no English, and he is my destiny. Guwapo si Chen at mukhang masipag. Madalas nga akong biruin ng kaibigan kong si Jean. Sayang nga eh. Naunahan mo lang ako makilala si Chancy. Charing! Ikaw naman kasi, paano seryoso-seryoso naman yung pagkasabi mo? Hindi naman. Nakakakilala din ako ng gano'n, di ba? Marami. Ako pa? Ganda yan. Matapos ang halos ilang buwan ng libreng siopaw at noodles mula kay Chen, ay humusay na siya mag-Ingles. I live in China. How are you? I'm fine. Thank you. Very good. Thank you. Naku, huwag ka naman ganyan. Alam ko na kung saan papunta yan eh. You are beautiful. Beautiful.快来，快来。This is any show, man. Delicious. Thank you. Zenny, your name Zenny. Zen means treasure. Treasure? But I don't have treasure. You are my treasure. This is Yi. Yi is very good. 很美，很宝贵。Zenny, thank you for everything. para sa taong nagmamahal, walang hirap na hindi kakayanin. Kinalimutan at tinaliguran ko ang lahat kapalit ng pagmamahal. Walang ibang mahalaga para sa akin kundi si Chen at ang magiging anak namin. Sa dulo na yata ng bundok to. Uy, Chen! Where's your house? Near, near. Hentin. Chen! Wait! Chen! Matapos ang ilang bundok, narating na rin namin ang bahay ni na Chen. Finally, nakilala ko ang pamilya niya. Nadatnan namin doon ang ina at mga pinsan ni Chen. Ma? Zhen Yi? Ta huay yun la. Chú, 她怀的应该是男孩。当然是男孩，这有完。Pressure? Paano kung babae ang niluwal ko? Hihigupin ko na lang pabalik sa akin. You
Sa China, bawal daw ang umire na matindi at umuwa ng ingay para hindi makatawag pansin sa mga masamang espiritu. Pero tabi-tabi ko, hindi ko na talaga kaya. Na agad ang dinadala ko. Sa Nanhai? Ni zai 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 piang? Sufu ma? Ni yao chui shuma? Wo mai sui guo gei ni hao ma? Gen ni shuo zi er zi. Pride ng pamilyang pagkakaroon ng anak na lalaki. Kaya na nabuntis uli ako, gusto na nilang makasiguro. Hindi nagtagal ay umuwi na tayo mag-anak dito sa Maynila para makapag-umpisa ng bagong buhay. Dito sa Maynila, walang bawal kung babae o lalaki ang mga ito. Basta ang importante ay maitaguyod kayo ng maayos. Pero may nangyaring hindi inaasahan. At sabay silang namatay ang papa mo at saka yung dapat na kapatid mo na si Yuan. Ikaw na lang yung natira sa akin. At alam mo ba kung bakit Jade ang pinangalan namin sa'yo? Kasi ikaw yung good, beautiful, at saka precious. Sayang po namatay sila agad. Hindi ko na po sila nakasama. Ayaan mo na. Nandito naman kami ni Lola Amor. Mahal na mahal ka namin. Nadya ka ng kabayo, kaya namatay ang kanyang ama? Ay, nako. Nay naman eh. Dapat kasi hindi ka nag-iimbento ng kwento. Dapat hindi mo nililinis ang imahe ni Jensi sa anak mo. Anong nililinis? Dapat sinabi mo, itinakas mo si Jade galing China. At pursigido sang ipaampon ng sarili niyang ama. At hindi kayo pinagtanggol ng tatay niya duwag. Eh, gusto mo ba na sabihin ko yan sa kanya? Para maramdaman niya na itinatakwil siya ng sarili niyang ama. Alam mo ba kung ano magiging epekto nun sa kanya? Mawawala ang tiwala niya sa sarili niya. Ikaw ba pinaasa ko na uuwi ang patay na hinayupak mo, ama? Oh, hindi, di ba? Hindi nga, pero syempre na, sa puso ko, gusto ko rin makita siya na umuwi sa atin. Ay, nako, mabuti lang at hindi. Kung hindi hanggang ngayon, pasang-cross ko pa siya. Hindi ko nila lahat, ha? Pero ang lalaki, ginawa sa mundong ito para paluhain ang mga babae. Nay, hindi naman lahat. Kagaya ni tatay, nababaero, sugarol, batugan, lasenggo. Meron din mga lalaking decent. Yung nag-aalaga ng pamilya. Ano ba spelling ng decent? Ako, ikaw talaga, oo. Kahit kailan tatangang-tanga ka. Naloko ka na nga ng lalaki. Hanggang ngayon, engot ka pa rin. Sayang lamang yung mga ginastos ko sa pag-aaral mo. Akala ko, true love si Chen.
akala ko siya na magiging permanenteng lalaki sa buhay ko at sa buhay namin mag-ina. Pero mali pala. May one child policy sa China. Ibig sabihin, isa lang ang pwedeng anak sa bawat pamilya. Kung babae ang panganay, pwede pang pagbigyan ng isa pang anak. Pero may penalty na kailangan bayaran sa gobyerno. Mahirap ang pamilya ni Nacheng. Hindi sila handa at hindi nila kaya magbayad para kay Jane. 三娘孩子的尊严已经到了。 Huwag mo nga ako dani sa iyak-iyak. Eto. Yan. Lahat ng yan ginusto mo. Sige. Iiyak mo nang iiyak. Iiyak si Mama Jade, no? Iwanan ako. Hindi ako inakita ni Mama Jade mo. Siyang kwenta. Gusto ko lang naman mabuo yung pamilya namin. Yun lang, yun lang. Tama na. Kalimutan mo na si Chelsea. Si Jade ang mahalaga. Siya ang pagtuunan natin ng atensyon at pagmamahal. Oh, bigay mo na. Mamaya, paalala mo sa akin, ha? Bibili tayo ng sipstick, ha? Opo, Lola Amor. Opo, opo ka. Alam mo ba spelling ng sipstick? Okay. Hindi bali na. Malay mo, magkaroon ako ng sarili kong jeep. Diba? Kakainis nga, eh. Tanda ko ng ito. Pinapasada ko, jeep pa ng ibang tao. Alika na! Oh! Lola Amor, oh. Pwede po ba bukas? Punta tayo kay Papa. Dadalang ko po siya ng bulaklak. Wana! Patay na yun, ano? Kahit na 10 milyon ang dali mong bulaklak sa kanya, wala na siyang pangamoy. O, halika na. Basikin mo na ito. Yan. Sige na po, Lola Amor. Para kahit sa cemetery lang, makakasama ko pa rin si Papa. Ikwento ko po sa kanya na alam ko na ang nangyari sa China. Uy! Huwag ka magkwento! Baka sumagot yun. Eh, Lola Amor naman eh. Ay, o siya, siya! Dadalaw kung dadalaw sa patay. Nay! Oh, bakit? Itapon niyo na po yan? Oo. Oh.
nasira na nga eh, kaya itatapon na. Huwag ka na makulit, ha? Oo nga! Maleta yan ang bangungot. Wala! Nay, o alika na, maliligo ka na. Inay, sasama pa po ako kay Lola. Magtatawag po ako ng mga pasahero. Ay hindi, mamaya na maliligo ka pa. Alika na, alika na, alika na. Siya, sige na. Alis na ako. O sige, Nay. Alisan mo. Reklamo, dodoblin ko bayad sa'yo. Jade, di ba sinabi ko sa'yo maligo ka na? Tigas talaga ng ulo mo. Jade? What are you doing here? Hi, Jade. I'm Chen Si. I'm your father. Sino ako? Kwarto. Dito ka lang, ha? Walang lalabas. Dito ka lang. Inay, si Chenji daw po siya. Di ba? Patay na po tatay ko. Eh, ano po siya? Milto? Hindi. Basta, dito ka lang. Huwag kang lalabas, ha? Inay, sandali lang po. Hindi. Tsaka lang, huwag kang lalabas. Why are you here? One reason. Happy birthday to me! Birthday? Yes, of course. Happy birthday. Belated happy birthday. Yesterday was her birthday. Chengro Koala. Ano po gift niyo sa akin? Gift? Here, this is for you. Happy birthday. Wow, ang ganda po! Thank you po. Jade, halika na muna. Dito ka sa kwarto. Tsaka lang, huwag kang lalabas, ha? As I was saying, I am here for one reason. I want my child. So, you're here to take away Jade? Not Jade. Yuan. Yuan? I want my son. Oh, your son. I'm sorry, Mr. Chen Si, but you have no right to any of my children. Let's talk this out. I am rich now. Yuan! Anong Yuan? Yuan! Walang Yuan dito! Yuan! Get out! Go! Yuan! 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 Anong Yuan? You wanted to send my daughter to the orphanage and now you want to get my son! Yuan! I'll kill you! Get out! Get out! Huwag ka na babalik dito, ah! Hindi na namin kailangan! I'll be back! Anong I'll be back? Wala kang iba, ba?
Chen. Kubarin mo to. Kubarin mo to. Ha? Hindi to sa'yo. Hindi to sa'yo. Jake! Parang ganito lang yun, oh. Hindi na siya mabubuo. Nasira na siya. Parang kaugnayan mo sa tatay mo. Putol na. Ganito. Sira na. Nakuha na po ba ako ni Papa sa inyo? Si Yuan ang hinahanap niya. Yung kapatid mong namatay. Ayaw po siya ka ni Papa? Eh, kasi anak, mas importante sa kanila yung anak na lalaki. Pero anak din po ako niya, di ba? Oo nga, pero ganun talaga eh. Kultura nila yun. Pero kultura lang naman nila yun dito sa atin. Kahit babae. Intindihan ko naman po eh. Kaya lang, naisip ko, sana naging lalaki na lang ako. Alam ko, nasaktan ka. Tutulungan kita maintindihan. Where have you been? You're out the whole day. Your son has been looking for you. Don't you miss him? I miss him. But I miss my other son too. I want to see Yuan. My firstborn. Ate Jade mo, alam mo, kahit patay ka na, ang swerte mo pa rin kasi ikaw ang hinahanap. Ikaw ang gustong makita ng papa natin. Gusto kong maging lalaki. Yuan, sana ikaw na lang ako. Narinig niya si Jade kanina. Gusto niya na yung maging lalaki. Bangungo talaga yung chance na yan, oo. Ang takbo, 2 taon siyang hindi pupunta rin eh. Tapos bigla, susulpot dito? Ano? Para saktan ang loob yung mag-ina? At hindi man lang niya tinuring na anak si Jade. Nakalimutan niyang birthday ni Jade. Napakawalang kwentang ama. Maliwanag pa diyan sa bumbilyang bago na lagay ko. Ikaw? Ako, nagpapakatanga ka na naman. Tinigilan ko na yung ilusyon na mabubuo pa yung pamilya namin. Pero siyempre, wala pa rin siya karapatang sirain ang pagkatao at loob ng anak ko. At pag bumalik pa siya rito, siguradong tutuluyan ko na siya. Correct! Fight the fight! Oh, Akong! Oy! Sandali, ah!
sa'yo, ha? At sa apo mo. Talaga? Wow! Big time ka na, ha? Handa to, okay to. Swerte kasi talaga ito, anak ko, panganay na si Stephen sa amin, eh. Akala ko nga, hindi na ako makakaanak. Matanda na kasi ako nag-asawa. Mang Akong, bakit po mas gusto niyo anak na lalaki? Siyempre, ang anak ng lalaki ang magpapatuloy ng apelido at lahi ng pamilya. Kasi ang anak ng babae pag nag-asawa, pamilya na siya ng asawa niya. At sa biyanan niya at ang asawa ang serbisyo. Hindi katulad sa anak ng lalaki, hindi na malimot alagaan ako. Alam ko na ang kailangan mo. Dapat kumuha ka ng yaya. O kaya, boy! Hindi mo kailangan ng anak? Si ma'am. Edison! Ling! Jean! Edison, how was your trip? Okay naman. Mabuti naman at nasama niyo yung mga bata, no? Eh, sayang naman kasi ang biyahe from China to Manila kung puro business lang. Kaya we decided na ipasya na rin itong mga bata. Good. Come in, come in. Aba, Jean. Maganda itong nabili mong mansion, ha? Magkano naman to? Ako, mura lang to. Alam nyo, bumili rin kayo. Chen? They're here. Is there a problem? I want my son. But your son's here. Chen Si the second, your junior. He's not my firstborn. I want Yuan. Find a way to get you one. Later. But now, Edison and his family are waiting. Can you do that first? Meron na tayong 10 target locations na pagtatayuan ng 10 branches ng Chen Jin Restaurant. Prime yung locations at saka yung maganda yung pulso namin ni Chen Jin. Chen is a Chinese citizen, so kanino nakapangalan ng mga business natin dito? Kanino pa? Sa akin, of course. Mm. Wow naman, Jean. 10 branches agad. Does that mean isasara natin mga operations natin sa China? Dito na ba tayo lahat mag-base? No, of course not. Tuloy pa rin yun. The 10 branches in Manila is just part of the expansion. Diba? Bakit, anak? Kinurot niya po ako! Ha? Ba't mo sinasaktan, anak ko? Isa po na una kukurot sa piso.
siya na una, oh. Hindi. Basta. Sa susunod, huwag mo na sasaktan anak ko, ha? Ako? Ano ba? Mga bata itong mga to? Parang naglalaro lang yung mga yan. Teka, sandali! Hoy! Andy. Stop. Trevor. Your turn. Edison, hindi masyadong hilig ni Trevor ang music. Kahit hilig o hindi, pareho ko silang pinag-aaral ng piano. Kaya dapat marunong sila. Trevor. Walang magaling sa kanya kundi yung anak niya sa una. Puro na lang Andy. I know exactly how you feel. Si Chen din naman eh. Puro you won. Eh mabuti nga, lalaki naging pangalan ninyo. Diba meron siyang firstborn son sa ibang babae? Tapos gusto niya pang makuha. Paano yung papayag ka? Alam mo, ang swerte-swerte nung Yuan na yun. Ngayon pa lang pinaglalaanan na siya ng asawa ko. Ang hirap maging asawa ng Chinese, no? Labanan kung sinong manganak ng panganay na lalaki. Talaga si Akong, oo. Palibasa, gintong-ginto sa kanya yung anak niyang lalaki. Kaya ayun, kinukonsente. Kahit na puro kabalbalan ang pinagagawa. Lalamor, kumakaya ko po kaya lahat ng gawain ng lalaki. Mamahalin na din po kaya ako ni Papa Chen. Kasi ayaw niya po sa akin eh. Jade, anak, huwag mo isiping mas bababa ka. Kaya ayaw kang kunin ni Papa Chen. Walang mali at kulang sa'yo. Ha? Tomorrow I will leave early. I will talk to our lawyers. I must have my son. But Chen, Yuan is, what, 3-4 years old? In Philippine law, the mother has the right... In China, a son must learn from his father. Must grow with his father. I don't care about Philippine law. I must have my son. Okay. I'll take care of it. We'll get your son. Muntik na ako maulan ng anak. Kasi si Chensi gusto ibigay itong anak namin sa bayang punan. Uuwi na ako sa Maynila. Huwag kang mag-alala, may naipon ako. Makaka-uwi ka ng Pilipinas. Salamat, Jean. Zenny called up from Manila. She wants to know if you want to get in touch with her. No. Chen. She just can't give away your daughter just like that. Please understand. Even if she went away, she still needs you. She went against my word. That cannot be. Chen. Our culture is very different from your culture. Zenny cannot accept or understand that. But you know what, Chen? I understand. I understand and accept everything about China. You know what, Chen? I've had lots of boyfriends in Manila. But they're all lazy bums. You know what we call them? Batugan. But you know what? Even if you work hard, you'll never get rich. No, don't get me wrong. All I'm saying is that you'll never get rich because you're always on the safe side. You know what, Chen? You should take risks. Big leaps. Be adventurous. Let's gamble. Tuluyang nahulog ang loob ko kay Chen. Marami akong sinugal na oras para sa kanya. Sa isang gabi ng pagkakasino namin sa Macau, ay nabago sa isang iglap ang buhay namin ni Chen. Nanalo siya ng napakalaking halaga at yun ang pinuhunan niya sa negosyo. Doon ko tinanim sa isip ni Chen na akong swerte, ang lucky charm sa buhay niya. Nay! Oh! Pupuntahan ko po muna si Lola Amor sa pilaan ng jeep. Oh, sige. Ingat ka, ha? Apa. Thank you.
police station? Jake! Hi! Tama, police? Ano bang nangyari? Nasa kalye Labisares ang anak ninyo. Nang biglang may magtangkang kumuha sa kanya. Buti na lang nakita nitong batang ito. Huh? Eh, teka, sino ho ba kukuha dito sa anak ko? Eh, ang pobre-pobre namin. Halika ho, nandun ho siya. Si! Ah, andyan na ba yung sundok ko? Jean? Bakit gusto mo kunin yung anak ko? Zenny. Jean! Chen? Jean? Chen? Are you okay? Yes, I'm okay. But please do something. Get me out of here. What happened? Kayong dalawa? Oh, ma'am. Gusto niyo ituloy yung habla? Doon tayo sa desk. Hindi na ako. Ayoko makita yung pagmumukha niyang dalawang yan. Jenny, sandali lang, magpapaliwanag ako. Let me explain, Jenny. Jen, get me out of here. We have to follow her. Nasa biyahe ako nung malaman ko kung ano nangyari. Nagpunta nga ako ng presilyo. Abay, kaso wala na kayo roon. Buti na wala na, wala ka doon na eh. Baka magwala ka pa doon. Walang hiya talaga yung babae yun, oo. O hindi nga ba? Best friend ba yun sa college? O, dito pa nga nangihingain yun eh. Dito pa nakikitulog? Tama na. Tama na, anak. Anong ginagawa mo rito? Hudas ka! Teka, sandali! Ako bahala dyan! Ako na nga! Ako na bahala! Papanatak ko yan! Pinasok ka na doon! Ako nang bahala rito! Hindi! Dito lang ako! Aalayan kita! Akong bahala rito na! Mukha mo! Zenny, magpapaliwanag ako. Paano mo ipapaliwanag yung katraydoran mo? Kaya pala nagmamadali kang tulungan kami mag-inang umalis sa China dahil meron kang masamang pala! Zenny, maniwala ka. Hindi namin sinasadya. Nagkagustuhan lang kami. Hindi namin binalak ang lahat. Kahit na! Best friend mo ako. Alam mo kung gano'n ko kamahal si Chen. Alam mo, meron kaming anak. Umalis ako sa China. Pumunta ako rito, pero naghihintay pa rin ako kay Chen. Umaasa ako. Pero inago mo sa akin si Chen. Inago mo yung pagkakataon, mabuo kami. Tapos kayo, kukuli mo kaya anak ko. Umalis! Umalis na! Yuan! Son! Yuan! My son! Umalis ka rito! Umalis ka! Kung ayaw niyo, ipapulis mo kayo. Ngayon na! I want my son! You will never, ever have your son, Yuan. He is mine. Umalis ka na! Umalis na kayong dalawa! Tulungan niyo ako! Let's go! We're going! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go, Chen! Akala niyo sa anak namin, tuta, kuting, na pwede niya ipamigay kahit kanino? Sigurado ako kaya ka nagkakaganyan dahil din kay Chen, di ba? Kasi mahal na mahal mo siya, di ba? Naalala mo ba yung nabasa natin noon? Yung love always makes mistake. Love is sometimes so stupid, but love is powerful. And love always finds its true love. Ano nangyayari sa'yo? Ay, kasi ito eh. Tama na, ha? Kapag alala, babalik din yun sa'yo kung talagang para kayo sa isa't isa. Andito lang ako, ha? Naku! Nay! Nay! Kung nakita niyo kanina, ang gulo! Halain mo yun, ano? Yung kidnapper ay best friend ng nanay nung bata. Hindi lang yun. Yung babaeng kidnapper, asawa na ng tatay ng batang kinidnap. Ah! Magulo talaga yun.
Eh, bakit ka naman nasangkot dyan? Kilala mo ba yung bata? Hindi po. Siya yung sumusunod sa akin dahil binabawi niya sa akin yung maleta. Ito? Bakit ninakaw mo ba ito? Hindi po ah. Napulot ko lang po yan sa basurahan. Buti naman. Baka naman talaga sa kanya yung maletang yan. Ha? Isoli mo na lang, ha? Teka nga, makita nga. Eh, mukhang madumi ah. Nako, dilinisin ko muna to bago maisoli anak, ha? Uy, may laman ah. Arturo, tingnan mo to. Oh. Ano to? Teka, may laman pa. What's going on? Jean, what are you doing? I'm leaving. What? You heard me. We're leaving. Wait! I said wait! Jean! It seems that our son and I are not enough to make you happy. I'm your legal wife. And our son is your legitimate firstborn. But you're always occupied with you one. I'm leaving. I'm sorry. Don't leave me. Sana, sinabi mo patay na si Yuan. Para siguradong hindi na sila babalik dito. Hindi, Nay. Hayaan mo magdusay ang si Chen. Para pagbayarin niya yung kasalanan niya sa aming mag-ina. Dapat maramdaman niya masakit mangulila sa isang taong kailan pa man na hindi niya makakasama. Para yung pinagadaanan ni Jade. Ganon. Ayun, dahil sa pagpapakita niya rito, yung anak ko ngayon nangungulila sa isang tao. Sa isang ama na kahit kailan ay hindi siya matatanggap at mamahalin. Kadiri naman! May gusto ko ba kay Onyx? Kadiri? Hindi ka nagpunta sa prom eh. Kaya yung prom lang dinala ko dito. Naalibad ba rin talaga ako dito sa Gragawa? Ay! Ay! Wala sa usapan natin yan ah! Alam mo, simula na yung nagka-Marisa siya, hindi na natin siya nakakasama. Bakit? Sila na ba? Malamang doon na pupunta yung... Jade! Jade!